So hi guys, nakita nyo kanina kung paano ko niready yung mga parts for our clip. This time naman, I'm going to show to you my own version of medyo mainit, pinakawis naman ako. Soil mix, it has to be loose, pero I'm going to do my own version, and ito yung mga kailangan ko ngayon. Coco peat, put this here. Ito kasi, this one, I bought this. Medyo sandy siya, marami siyang mga bato-bato. This is so expensive. I think this is 60 pesos. Ngayon, this will only cover one pot. Although this is good, pero I want to maximize all other mixtures of soil, coco peat, rice hull with soil, and then I'll put some sand on it, and then plus this one. So at least makakamenos tayo. Papakita ko sa inyo kung paano kayo makakamura sa mga soil mix na to. But this is just my own version. I'm not saying this is something that you really have to do, because of course, the principle behind Cryptanthus is that it doesn't have to be moist. Hindi siya pwedeng gamitan ng lupa. Kasi nga, pag ginamitan niya ng lupa, yung stem niya, yung bark niya, yung pinaka-root niya will mababasa yon at mabubulok. So eventually, that will all dry up and eventually kill the plant. So what we're going to project here is that to give it a loose soil kung saan kakapit siya pero hindi siya sobrang basa. In fact, it has to be a little dry kasi nga yung pag water ng crepe is twice or thrice a week. Pero moist lang yun kasi it's a high humid type of plants. Kailangan niya yung mataas talaga yung humid. Hindi rin siya pwedeng direct sa sun. So ito yung own version ko. Again, disclaimer to ha. This is mine and you can copy it. But later on, we'll show to you kung meron ba talaga siyang effect at ano yung naging nangyari after using this. So in the meantime, I'm going to show to you my own DIY type of mixing this soil, specifically and especially for my upcoming Cryptanthus coming from Vegan City. Huh? Thank you, Miss Myla. You're gonna love this. Okay, next po. Okay, auto pa. Next guys, since I'm going to mix up with this soil, ito muna yung ginamit ko. Hindi ko pa naman gagamitin to. Ang may amoy ng... Baka dito ata natutulog yung pusa namin. At saka parang may amoy na... Parang nagpipi yung pusa dito, but it's okay. So, this one I'm gonna use. Since meron siyang mga hole, I had to get some scotch tape and cover this para hindi lalampas. Wait. Okay guys, we're back. Ito na po yung ating big pot. What we did was to put some tape on those holes para hindi lalampas yung mga soil that we're going to mix now. So, here we go. Okay, I have here. Ito muna. Ito yung mga soil composition ko. Of course, ito yung rice hull with mixed soil. Ayan. Mixed soil na nga. Soil and rice hull. Tapos, this is my pure garden soil. Look, wow, napakataba, no? Ito na. So, let's start to put this up here na lang. Ito, kita nyo. Ayan, garden soil yan. And then, we have to compare. Ito naman yung soil, garden soil na may meron na siyang rice hull. And of course, our sand. Ayan, kasi yung sand, hindi siya nagki-keep ng water. Kumbaga, it will help you loosen. Ayan, so there's a big difference to that. And then ito, if I feel like, ito sa lola. Unsucking the rice hull. Yan, so ito, binili ko ito ng isang araw. Hirap na yung buksan ito.
formula ko siguro isa, yeah, we have 23 pots. Isa na lang muna nito. Para hindi maubos yung horizon ko. Isa nito, isang garden soil, tapos isa rin ganito. Ganyan yung mix ko. Yun na. Mix ko na. See? Ah. So, one garden soil, boom. Tapos, one handful of rice hull. Mix, mix, mix. Parang pwede na itong kainin. Prito. Sakit-sakit lang ng konti kasi parang kumakagat yung rice hull sa kamay. So, ito. Dagdagan pa natin. Garden soil. One handful of rice hull. Another one full of rice hull plus garden soil. Napakahirap! Ito yung formula ko, guys, for my cryptanthus. Yan. Just to loosen it. Yan. So, ano tingin nyo? Parang pwede nang pakainin ko sa mga baboy, no? Nakang pagkain baboy na yung tulo niya. So this is literally pagkain ng alaman. Rice hull. Now, wow, bago to ah. Dagdagan naman natin ng sand. Yan. Yan. Sand naman. Sand will loosen. Kapag siya yung malaking factor para malulusin yung kanila. Para magkakalus lalo yung soil natin. So I think I need more sand. Tak. Tak. Para siyang asukal, guys. There you go. Yun, good. I-feel mo na, oh. Mapipil mo na siya. So, we need more. So, dagdagin natin. Dagdagin natin ang garden soil. Boom. Hindi na ako magamit ng rice hull, guys. Anyway, rice hull, yung mixed soil with rice hull. Kasi I can create my own din naman. What I did was just to buy garden soil. Actually, I don't bought my garden soil. Kasi, meron kaming ginagawa ng isang structure. Oops, structure, napakalaki. May isa kaming ginagawa dun sa... We're actually constructing a small barbecue house. So, syempre, gagawa ng CR yun, di ba? So, yung CR, meron siyang, you have to dig a septic. Yan, doon to galing. Yung mga soil produced out of digging for the septic, yun ang kinuha namin. Kasi sabi nila talagang, ito na yun. This is actually what is taken from there. Yan, talagang... If you buy this sa mga dyan sa mga where you can buy mga denta na mga ganito sa mga garden where you buy plants, actually it's just the same. And then what they did was just to mix it up with soil, ganun. Yan. So I just bought ito yung pinakita kong sa ako kanina. This one. Ito. This is 50 pesos. Yan. 50 pesos po yan. So 50 pesos I will get almost one sack of rice hull plus my free garden soil. Di ba, mas nakakatipid tayo, guys. Point. Yan. So, we're just adding up some. 1:1 ang ginagawa ko. One small shovel plus rice hull. It's always like that. And then, yung balance natin. Sarap. Sarap amuyin. Ang magbabalance talaga nito is the sand for me, yan. Yan, parang asukal, guys. Lagyan mo ng asukal, guys, yan. Then, pwede na nating lutuin to.
Okay guys, so we're finished with our soil preparation. And in my earlier video, we have prepared this pot. And now, we're going to put this soil dito sa pot. Napakasimple lang po. All you have to do is lagay. Huwag naman lagay. Kakaiba yung lagay. No? Lagyan. So, napaka-cute na tingnan. Yeah, this one, yun, yeah, napakasimple lang po, yeah, so loose na po yan, and then alam niyo yung kanta na, the coconut nut is a giant nut, you eat too much, you get very fat, very fat. Ito po, hindi naman to coconut nut. This is cocopeat and you cannot eat this. So, very simple. This cocopeat, lagay natin dito on top. Prepare it in the middle. That's it, guys. You take out the cocopeat, you will see the soil mix that we prepared. Paglagay nyo ng cocopeat on top, pagpadating ng crep, dito natin ilagay, this one, and then, oh, mapifeel nyo, actually, if you can touch it, malamig siya. So, malamig siya, it will give a cool and comfort feel pagpasok ngayon ng roots ng ating crep. Oh, napaka-cool. Mapifeel mo kasi ganun yung effect talaga ng sun. Para sa akin, yung pinaka-important mixture dito is the sun because it gives you the cool. Meron din palang ganun, eh, no? Cool and comfort para dun sa ating mga crepe. And then ito. So when you water that, you will just moist this. Hindi siya mababasa. At hindi rin mababasa masyado dito. You go down. Since gumawa tayo ng mga holes dito, there you go, bingo. So guys, napakadali lang po for me. Not so easy, but it became now easy kasi alam ko na kung paano. But nasa sinyo po yan, if you'd like to follow what I'm doing, well, thank you. If not, you can also do your own version and I'm also excited to look at how you're doing it. So that's it for now, guys. Hey guys, there you go. Ito na po yung version natin, as I've said a while ago. Yung final preparation for the 23 cryptanthums that are about to arrive. I think mga 2 to 3 days, they'll be here soon. And then, ready na yung bahay nila. Or pups, make that. So guys, maraming salamat. Ito po yung another episode natin sa Kwentong Halaman. Don't forget po to click that button. Subscribe, like, and share. And I just hope you enjoyed. This is Kuya B sa Kwentong Halaman.